Boss, nakita na po namin ang matagal niyong pinapahanap. Pero parang may iba na siyang asawa at may dalawa silang anak. Kambal po. Agad na pagtawag nga ng lalaki kay Jake sa telepono habang hindi pa nga nakakalayo sa tindahan nila si Shane. Teka po boss, magpapadala ako ng litrato. Dagdag pa nga ng lalaki. Agad namang nanlaki ang mata ni Cairo nang makita nga ang litrato. Kitang-kita niya ang kanyang asawa na may ngiti sa labi kasama ang isang lalaki at kambal. Ngunit agad naman na nagbago ang aura ni Cairo nang mamukaan nga ang kambal. Kamukhang kamukha niya ito. At kahit ang DNA test ay hindi na kailangan pa dahil sa mukha pa lang ng kambal, nasagot na nga ang lahat na anak nila ito ni Shane. Isend mo sa akin ang address at pupunta agad ako dyan. Hindi nila anak yan. Anak namin yan. Seryosong saad nga ni Cairo mula sa telepono. Pero paano nga ba nagsimula ang lahat? Sa industriya ng pangangalakal walang libre, lahat ay may kapalit at hindi na nga bago yun kay Shane. Napabuntong hininga sa Shane nang makita ang kanyang ama na galit na itinapon nga ang telepono. Lumalagok pa nga ito ng alak at napahilamos pa nga ng muka. Ang pamilya ni Shane ay nasa ilalim ng malaking problema. Yun ay ang paglubog ng kanilang kumpanya. Sa hapagkaina ng pamilya ni Shane, nakikita niya ang kanyang ama na nakakunot ang mga noo, halatang may malalim nga na iniisip. Pinagmasdan ni Shane ang mukha ng ama. Ang dating makinis na mukha ay may mga kulubot na at nahahalata na nga rin ang mga mapuputing buhok nga nito. Anak, alam kong alam mo nang kailangan nating iahon ang ating kumpanya. Tuwid na litanya nga ni Roberto, ang ama ni Shane. Napatikhim nga at napaayos nga ng upo si Shane dahil nga sa kabang hindi mawari. Tumango si Shane sa kanyang ama. Alam niyang seryoso ngayon ang kanilang pag-uusapan dahil kitang-kita naman sa ekspresyon ng kanyang ama. Ilang minuto na lang may sasama sa atin sa hapag kaya sinabihan kitang magayos. Sad pa nga ni Roberto kay Shane. Hindi pa labis naiintindihan ni Shane ang naisiparating ng kanyang ama sa kanya. Nang maya-maya pa ay may pumasok na kasambahay kasabay ang isang makisig na laglag pa nga na lalaki. Sa hindi mawaring dahilan, ang puso ni Shane ay tumibok na parabang kay bilis na nagkakarirang mga kabayo. Naiisip nga ni Shane na baka sa kaba na nararamdaman niya sapagkat ang lalaki ay may sadyang malakas na presensya. Yung tipong hindi mo mapipigilang mapalingon kapag dumaan nga ito at isa pa ay kasamba-samba nga ito. Ikakasal ka sa kanya Shane, sa ayaw at sa gusto mo. Nasaksihan mo ang aming sakripisyo para mapatayo ang ating kumpanya. Hindi ko kayang makita, nalulubog lang ito. Ang mahigpit na boses ng ama ay nagpagising kay Shane mula sa kanyang pagmumuni-muni. Papa, handa po kong tumulong para sa kapakanan ng ating kumpanya. Pero kung ang pagpapakasal ko sa kanyang solusyon? Sige, hindi ako tututol. Buong pusong ani na nga lamang ni Shane. Ang kanina pang tahimik na ina na pabuntong hininga na nga lamang ng malalim, para bang yun na lang ang natitirang lakas nga nito. Tandaan mo anak, para rin sa iyo to. Singit pa nga ni Diana na ina ni Shane. Kung gayon, mabuti Shane. Alam kong maasahan kita. Tatango-tango pa nga ang kanyang ama na ngayon ay may ngisi na nga sa labi. Pinanood ni Shane ang lalaki na nasa harap na kinuupuan nga niya na ngayon ay sumisimsim sa bino na hawak nga at bahagya pang nagulat nga si Shane nang makitang nakatingin nga rin ito sa kanya. Malalim ang paraan ng pagtitignan ito. Hindi alam ni Shane ang kanya gagawin. Kung kaya't dali-dali rin siyang uminom sa hawak nga niyang bino. Ngunit sa kasamaang palad ay siya'y nabulunan na mula ang pisngi ni Shane nang may marinig nga na malalim na tawa ng lalaki. Napasunod naman ang titig nga ni Shane sa lalaki nang tumayo nga ito. Ang pangalan ko ay Cairo.
at akong iyong magiging asawa. Kaswal na saad nga ni Cairo. Bahagyaring tumayo si Shane at inabot nga ang kanyang kamay. Ako nga pala si Shane. Sagot na nga lamang nito at nagpakita ng nahihiya at maliit na ngiti. Ang kanyang pisngi ay mapula pa rin. Napabuntong hininga si Shane dahil wala na nga siyang magagawa kundi ang pumayag. Kailangan niya ng maayos na pakikitungo kay Cairo para hindi siya mahihirapan sa kanilang buhay mag-asawa. Wala nang naganap na formal na kasalan. Tanging pumirma na nga lamang sila ni Shane at Cairo ng marriage contract at lumapit nga kaagad si Shane sa lugar ni Cairo. Sobra nang mangha si Shane sa ganda ng malapalasyong mansyon ni Cairo. Malayo pa lang, makikita mo na talaga ang kagandahan ng lugar. Lumipas ang mga araw ay hindi inaasahan ni Shane ang kabutihang gawa nga ni Cairo. Higit ito sa kanyang inaasahan. Bawat araw ay hindi nabibigo si Cairo na ipakita ang pagmamahal at pag-aalaga nga niya kay Shane. Ipinagluluto pa nga niya ito ng pagkain at napakalambing nga rin ito. Isang araw, niyaya nga ni Cairo si Shane na lumabas. Agad namang naramdaman ni Shane ang excitement dahil minsan lang sila makakalabas ni Cairo sa kadahilan ng may trabaho rin ito. Tara na, anyaya pa nga ni Cairo at tumango na nga lamang si Shane bilang sagot. Panginoon, tulungan mo ko. Pulong nga ni Cairo nang maunang maglakad nga si Shane. Kitang-kita sa suot ni Shane na bodycon ang perpekto at tamang hugis na kurba ng kanyang katawan. Ang ganda mo. Puri pa nga ni Cairo kay Shane nang tuluyan na nga silang nakasakay sa kotse. Pinamulahan naman si Shane. Sabay inirapan si Cairo. Alam mo, hindi ko gaanong inaasahan na maalaga at mabuti ka. Kaya nagugulat talaga ako sa iyo. Nung una kasi, para kang antipatiko at playboy. Tawang saad pa nga ni Shane. Natawa na nga lamang din si Cairo sa sinabi nga ni Shane tsaka nagpatuloy na nga kaagad sa pagmamaneho ng sasakyan. Hanggang sa nakarating na nga sila sa kanilang destinasyon. Hinanda mo lahat ng to? Manghang saad pa nga ni Shane. Makikita sa mata ni Shane ang ningning at pati ang refleksyon ng mga kutitap mula sa mga ilaw sa paligid. Napakagatlabi naman si Cairo sa pagkamangha sa angking kagandahan nga ni Shane at nawiwili nga itong titigan siya. Nasa isang pribadong lugar nga, sila ni Cairo malapit sa dalampasigan. May mga pagkain na nakahanda doon at inumin. Salamat Cairo, sapat na itong ginagawa mo para sa kasal natin. Isang papel lamang. Hindi ko nga alam kung bakit ka pumayag na may kasal sa akin eh. Tuloy-tuloy na litanya pa nga ni Shane habang nahuhumaling nga sa paligid. Ang kasal natin, hindi lang basta-bastang papel para sa akin. Seryosong saad naman ni Cairo. Ha? Ano naman ang ibig mo sabihin? Utal nga saad nga ni Shane at napatingin nga kay Cairo ang kanilang mga mata ay nagtagpo at mahabang katahimikan ang bumalot sa kanila. Tanging hininga lamang nila ang sadyang maririnig kasabay nga ng mga alon na humahampas sa dalampasigan. Bago pa man tayo magkakilala, gusto na kita. Hindi, mahal na pala kita. Hindi ko alam na bawat araw ay mas lalo akong nahuhulog sa'yo. Sad pa nga ni Cairo, nawala naman ang boses si Shane. Hindi niya alam ang kanyang sasabihin. Kaya noon, nalaman kong nangangailangan ng tulong ang inyong kumpanya, sinubukan ko kaagad. Pagsalaysay pa nga niya. Ang totoo niyan, mahal kita Shane. Bigyan mo ko ng pagkakataong maiparamdam ko sa'yo to. Buong pusong sabi ni Cairo habang hindi pinapakawalan ang kanilang tingin sa mata. Kinain ulit sila ng katahimikan. Napabuntong hininga na nga lamang si Cairo bago nagsalita. Pasensya ka na kung nabigla kita. Sad pa nga nito. Paano kung sabihin kong hindi kita bibigyan ng pagkakataon? Saad naman ni Shane. Makikita naman sa mga mata ni Cairo ang sakit at pagkadurog. Sa tingin ko Cairo, nahulog na ang loob ko sa'yo. Nasanay na ako sa'yo. Nasanay na ang puso ko sa'yo. At hinahanap ka kapag wala. Saad nga ni Shane at napahinga ng malalim. Unti-unti na akong nahuhulog sa'yo Cairo. Puno ng emosyon
Napag-amin nga ni Shane. Nanatili ang kanilang matang nakatitig nga at lumalim ang tensyon sa kanilang dalawa. Biglang nag-init ang paligid kahit malamig naman ang ihip ng hangin. Sinakop nga ni Cairo ang labi ni Shane at nagsalo nga sila ng mainit na halik. Paumanhin, hindi ko sinasadyang biglain ka. Saad nga ni Cairo nang maputol nga ang kanilang halikan. Masuyo naman siyang tinignan ni Shane, sabay ngumiti at sa walang pasabi ay biglang sinuyo nga ni Shane ang labi ni Cairo. Makikita sa reaksyon ni Cairo ang pagkagulat dahil sa ginawa ni Shane, ngunit agad din naman na pumikit siya at dinamay ito. Ang halik nila ay mas lalong lumalim nang lumalim kagaya ng gabi. Hindi ko mapipigilan ang sarili ko, Shane. Tigil nga ni Cairo. Namumungay ang kanilang mga mata. Huwag mong pigilan. Bulong nga ni Shane na nagpawala nga ng lahat na pumipigil nga kay Cairo. Ang kanilang mga kamay naglalakbay nga sa iba't ibang parte ng katawan. Sabay nilang pinagsaluhan ng gabi na puno ng emosyon, halik at maiinit na haplos na sumasabay nga sa ihip ng hangin at hampas ng alon ang kanilang ginagawang pagkaisa. Lumipas ang ilang araw, lalong lumalim ang relasyon nila sa isa't isa. Sa bawat sandali, ang paligid ay puno ng ngiti, tawanan at mas naging bukas nga sila sa isa't isa. Alis na ako papuntang trabaho. Paalam nga ni Cairo at napahawak pa nga si Shane sa kanyang dibdib. Nanghalikan nga siya ni Cairo sa kanyang noo. Kumuha pa nga ito ng una at gumalaw-galaw sa kilig na nadarama. Pagkatapos ay bumangon nga si Shane, papunta ang kusina at may nakita nga siyang sulat sa maliit at parisukat na papel. Ang nakalagay dito ay, "Kumain ka ng maayos, tsaka alis tayo mamaya pagdating ko galing trabaho." Muling napatili si Shane nang mabasa nga ang sulat ni Cairo sa kanya. Labis ang kanyang saya sa piling ni Cairo. Alas 5 nga ng hapon nakauwi na nga ng mansyon si Cairo mula sa kanyang trabaho. May ngiti ito sa kanyang labi nang makita nga si Shane sa pintuan. Hinihintay ang kanyang pagdating. Agad ni Cairo nga na sinalubong si Shane ng isang mahigpit na yakap at pagkatapos ay hinalikan ito sa noo. "Ready ka na ba?" tanong nga ni Cairo na may ngiti sa mga labi. "Ready saan?" takang sagot naman ni Shane. "Di ba sabi ko, sa iniwan na notes kanina, alis tayo. Hulaan mo kung saan tayo pupunta." Saad pa nga ni Cairo at bakas nga sa tingin nito ang excitement. Naaliw naman si Shane sa ekspresyon na pinapakita nga ni Cairo ngayon. "At saan ang punta natin?" pagtatanong pa nga ni Shane. Tsaka pinanliitan nga ng mata si Cairo. "Sa peryahan." Masayang wika nga ni Cairo na ikinalaglag nga ng panga ni Shane. Nagtago pa si Shane ng kanyang mga ngiti dahil nga sa kainosentahan ni Cairo. "First time mo, no?" Ngising saad nga ni Shane. "Oo, at sa'yo ko lang gustong maranasan lahat ng to." Saad nga ni Cairo. "Saglit lang at pagbibihis ako." Dagdag pa nga nito at nilagay na nga ang kamay sa ulo ni Shane at tinapik-tapik nga ito bago dali-daling pumasok sa mansyon para makapagbihis. Nang matapos ng magbihis sa Cairo at nakapagayos na nga rin si Shane, umalis na nga sila. Naglakad lamang sila papuntang peryahan. Nang nakarating na nga sila, ramdam nila ang buhay na buhay, napaligid dahil nga sa ingay mula sa mga naghihiyawang maglalako at maraming taong nagkakasiyahan. Mahinang napatawa pa si Shane nang marinig niya ang pagsinghal at pagbuntong hininga ni Cairo dahil hindi ito sanay sa ganitong klaseng okasyon. "Huwag kang magalala, kasama mo ako, aalalaya naman kita." Saad pa nga ni Shane at kinilayan pa nga si Cairo. Sinubukan ni Shane at Cairo ang iba't ibang rides kasabay ng hangin na humahaplos sa kanilang mga balat. Naramdaman ni Shane at Cairo ang isang pakiramdam ng kalayaan mula sa mga alalahanin at responsibilidad ng pang-araw-araw na buhay. Pagkatapos ay naglibot pa nga sila sa perya upang subukan ang iba't ibang klase na mga palaro. Hindi rin nagpahuli sa mga pagkain sa perya at sinubukan ng iba't ibang klase ng pagkain habang nagbabahagi nga ng kwentuhan at tawanan.
Ang gabi na to, nagbigay ng isang hindi malilimutang karanasan sa kanilang dalawa. Sa sobrang pagkalibang, hindi na nga namalayan pa ni Shane at Cairo ang oras. Malapit na ngang mag-10 oras ng gabi nang magpa siya nga silang umuwi na. Habang naglalakad pa uwi, ay may nadaanan nga silang balon. May karatulang nakasabit sa gilid nito kung saan nakaukit nga ang salitang wishing well. Nagtaka naman si Cairo nang biglang tumigil nga si Shane. May problema ba? Tanong nga ni Cairo. Pwede ba muna akong sumaglit ng wish? Dun sa well. Paghingi ng permiso nga ni Shane kay Cairo. Napakagatlabi na nga lamang si Cairo sa tanong nga ng dalaga at nakita nga nito ang maamong mukha ni Shane na masang papatibok ng kanyang puso. Nagpapi-ice pa nga ito sa kanya na ikinangiti naman niya nang malapad. Kumapa pa nga si Cairo mula sa kanyang bulsa nang maramdamang may laman nga ito agad nga niyang inabot ang barya kay Shane. Masayang dinaho naman ni Shane sa kainihagis nga sa balon, sabay pinagsiklop ang dalawang kamay. Nakapikit nga na binulong nga ni Shane sa kanyang isipan ang simple nga niyang kahilingan. Yon ay sana hindi na nga mawala ang kasiyahan at pagmamahal na nararamdaman nila ni Cairo sa isa't isa. Pagdilat ni Shane ng kanyang mata, pansin nga niyang matiim na nanonood pala sa kanya si Cairo. Naniniwala ka bang matutupad ang mga hiling mo sa balon na to? Curiosong tanong pa nga ni Cairo. Pinagpeperahan lang ng tagabayan ang nagbabayad dito sa balon para sa kanilang kahilingan. Sarkastikong sabi pa nga ni Cairo. Wala namang masama eh. Kung maniniwala ako, malay mo magkatotoo, di ba? Daing pa nga ni Shane. Tumawa na nga lamang ng mahina si Cairo sabay tumingin sa balon. Hihiling ka rin? Kislap matang tanong pa nga ni Shane. Tumango naman si Cairo sabay dukot ng barya mula sa kanyang bulsa at binato sa balon. Ang hiling ko ay sana bigyan ako ng halik ng asawa ko ngayon. Malakas na saad pa nga ni Cairo habang nakapikit. Nang narinig naman ito ni Shane, agad nga siyang gumuso. Tila nanlabo ang kanyang pantinig kasabay ng pag-init ng kanyang pisngi na mula ang buong mukha ni Shane ang hindi mapakaling pagkabog ng puso niya. Tingnan na lang natin kung tumutupad talaga ng hiling ang balon na to. Gising saad pa nga ni Cairo. Hindi naman, nagpatinag nga si Shane at ngumisi rin. Hinawakan niya ng mahigpit ang damit ni Cairo at tinabot nga ang labi nito. Pumikit si Shane habang dinadama ang magkadikit nga nilang labi ni Cairo. Agad naman na pumulupot ang kamay ni Cairo sa bewang ni Shane. Halos malunod nga si Shane sa sobrang lalim ng kanilang halikan at parang lumurutang nga sila sa sarap. Nang maputol na nga ang kanilang halikan, ay malalim nga silang tumitig sa isa't isa, sabay tumawa ng mahina. Nagpatuloy na nga sila sa paglalakad hanggang sa nakarating na nga sila sa mansyon. Masyadong maraming naganap sa kanila ng araw na to, kaya nagdesisyon na nga silang magpahinga. Ngunit hindi pa nga nakakakyat si Shane sa kanilang kwarto nang biglang may tumawag nga sa kanya. Nakita niya ang numero ng ama at agad na nangunot ang noo dahil minsan lang naman itong tumawag. Hinalabit nga ni Shane ang cellphone nang masagot nga ang tawag. Po, napatawag kayo pa. Usisa pa nga ni Shane sa ama. Wala akong balak nang kausapin ka sa telepono. Pumunta ka dito at may importante akong sasabihin sa'yo. Walang paghahatubili naman na saad nga ni Roberto, ang ama ni Shane. Magdi-10 oras na nga ng gabi pa. Hindi ba to may pagpapabukas pa? Magalang na tanong na nga lamang ni Shane. Huwag nang maraming salita, Shane. Sundin mo na lang ako. Saad nga ni Roberto at tuluyan na nga pinaba kaagad ang tawag. Malakas na napabuntong hininga na nga lamang si Shane. Hindi na nakapagpaalam pa si Shane kay Cairo dahil nga sa sobrang pagmamadali at alala kung ano ang importante sasabihin ng ama niya. Dali-dali nga itong bumiyahe papunta sa bahay ng kanyang magulang. Nang nakarating na nga si Shane, sa bahay ay nasa bakuran pa lamang, kita na nga niya. Naghihintay nga ang magulang niya sa kanyang pagdating. Bakit mo po ako pinatawag, Papa? Utal na tanong pa nga ni Shane. Hindi niya alam kung bakit nakakaramdam siya ng kaba.
Kahit magulang niya naman ang kaharap niya. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa, Shane. At dediretsuhin na kita. Saad nga ni Roberto. Iwanan mo si Cairo. Malamig na saad nga nito, may kinasinghap ni Shane. Bahagya rin ang paglaki ng mga mata niya, pati na rin ang ina ni Shane na tila hindi makapaniwala sa narinig. Hindi itong napag-usapan natin, Roberto. Singhal naman ni Diana ang ina ni Shane, ngunit hindi siya nito pinansin. Ano pong pinagsasasabi niyo, Papa? Akala ko pa, gusto niyong maikasal kami. Tanong pa nga ni Shane, hindi pa rin maintindihan ang nangyayari. Ayoko siya para sa iyo, Shane. Galit na bulyaw pa nga ni Roberto. Ano po ang karapatan mo sa pagpili kung sinong nararapat sa akin pa? Saad pa nga ni Shane at kusa nang tumulo ang kanyang mga luha. Bakit ba? Marami ka pang tanong at hindi mo na lang siya hiwalayan. Aningan ni Roberto na walang kaemo-emosyon. Asawa ko siya pa. Asawa mo lang siya sa papel. Sagot naman ni Roberto. Marahang napailing na nga lamang si Shane sa sinabi nga ni Roberto. Baka po nakakalimutan mo, ikaw po mismo ang may gusto nito dahil si Cairo lamang ang tanging makakapagligtas ng kumpanya natin. Mula bata ako pa, wala akong ibang ginawa kundi sundin lahat ng gusto mo. Pero ngayon na may rason na ako na handang ipaglaban, kung ano man ang gusto ko, hinding-hindi mo na ako madidiktahan. Mahabang litanya na nga lamang ni Shane habang nagpipigil na nga na humikbi. Ayaw niyang maging mahina sa mata ng kanyang mga magulang. Kailangan niyang magpakatatag. Huwag mong sabihing, oo pa, mahal ko na si Cairo. Mahal ko po si Cairo ngayon na hindi ko na po susubukang umahon pa sa nakakalunod na pagmamahal na nararamdaman ko para sa kanya. Buong tapang, napag-amin ni Shane na nakangiti, ngunit agad din naman nagseryoso nang marinig ang malakas na halakak ng ama. Ano? Mahal mo? Mariing aningan ni Roberto habang tumatawa pa. Pakitaan mo naman ng respeto ang anak mo, Roberto. Seryosong saad naman ang ina ni Shane na si Diana. Manahimik ka, Diana. Labas ka na muna sa usapan namin. Sabat naman ni Roberto kay Diana, tsaka ulit na iginawad nga ang paningin kay Shane. Paano kapag sinabi ko sa'yo na si Cairo mismo ang gustong magpabagsak ng kumpanya natin? Wika pa nga ni Roberto habang matiim na tinitigan nga si Shane. Roberto, tumigil ka na. Huwag mong saktan ang puso ng anak natin. Suway naman ni Diana. Hindi ma. Kailangan ko pong malaman ang totoo. Ano pong ibig mong sabihin pa? Tanong nga ni Shane habang naghahabol nga sa kanyang hininga. Tila nahihirapan sa mga revelasyong naririnig. Ang asawa mo mismo ang gustong magpabagsak ng kumpanya natin. Bulyaw nga ni Roberto. Kayang-kaya niya ang gawin to. Ano pa kaya ang itapon ka na lang na parang basura kapag wala na nga siyang makuha sa'yo? Dagdag pa nga ni Roberto. Tila nawasak ang buong pagkatao ni Shane sa narinig niya mula sa kanyang ama. Gusto ni Shane na ayaw paniwalaan ito, ngunit nangingibabaw sa kanya ang naiisip na hindi naman magsisinungaling ang ama niya sa kanya. Ayoko na! Sigaw na nga lamang ni Shane. Simula bata pa lamang si Shane, nangangarap na talaga siya ng isang perpektong kasal. Nangangarap, napakakasalan nga ng taong pinakamamahal niya. Ngunit lahat ng yon, nasira ng sumang-ayon nga ang ama niya na ikasal siya kay Cairo. Ngunit ngayon na may nararamdaman na nga siya kay Cairo, na mahal na nga niya ito at gustong ipaglaban, hindi naman sumang-ayon ng tadhana sa kanila. Pinunasan nga ni Shane ang patuloy na daloy nga ng luha sa kanyang mata dahil nanalabo na nga ang paningin niya. Para siyang lumulutang at nanginginig ang buong katawan. Naiisip nga ni Shane kung bakit kailangan itong gawin ni Cairo sa kanya. Labis na nasasaktan ang puso ni Shane dahil ang taong tinuring niyang tahanan, ang taong pinagkatiwalaan niya, kinagamit lang pala siya. Ano? Sabihin mo sa akin kung mahal mo pa rin siya. Ang taong yon sa kabila ng ginawa niya. Pagalit na sigaw pa nga ni Roberto. Tama na, Roberto. Wala kang magandang sasabihin sa anak mo. Pumasok ka na lang. Galit na bulyaw pa nga ni Diana. Marahang umiling na nga lamang si Roberto, tsaka tuluyan na ngang tinalikuran ang magina. Tanging iyak lamang ni Shane ang maririnig sa buong paligid.
Hindi nga niya alam kung sino pa ang pagkakatiwalaan niya dahil nararamdaman nga niya na parang lahat ng malapit sa kanya tinatalikuran siya. Anak, pag-aalo nga ni Diana kay Shane. Totoo po ba, ma? Kasi ang sakit po, ma. Ang sakit-sakit po na yung taong pinagkatiwalaan ko. Ay, tinatraidor pala tayo. Sad nga ni Shane sa gitna ng kanyang pag-iyak. Ang totoo niyan, hindi ako sigurado, anak. Hindi ko makitaan ang rason kung bakit gagawin niyo ni Cairo. Alam ko na mahal ka ni Cairo, anak. Ang nararamdaman ay hindi madaling nagbabago, lalo na kung totoong mahal mo ang isang tao. Pero hindi po magsisinungaling si Papa sa akin, ma. Nilalamon pa ang isipan mo ng mga tanong na hindi masagot, Shane. Alam mo kung ano ang dapat mong gawin, pero nagpapabulag ka sa galit na nararamdaman mo ngayon. Sad pa nga ni Diana sa anak. Hindi niyo po ako naiintindihan, ma. Mas mabuti pang iwanan niyo na muna ako. Gusto ko po munang mag-isa. Sagot nga ni Shane, tsaka tuluyan na ngang tinalikuran ng ina at mabilis na lumakad nga palabas. Rinig pa nga ni Shane ang marahang pagtawag nga sa kanya ng kanyang ina. Ngunit patuloy lang siya sa paglalakad at hindi na nga ito nilingon pa. Patuloy lamang si Shane sa paglakad sa gitna ng madilim na daan hanggang sa may tumamang ilaw nga ng sasakyan sa mukha niya. Bahagya pang pumikit si Shane dahil nga sa nakakasilaw na ilaw ng sasakyan na diretsyong tumama nga sa kanyang mga mata. Hindi naman alam ni Shane ang gagawin ng mapagtanto nga niyang hindi tumigil ang sasakyan sa pagandar at patungo na nga sa kanyang direksyon. Mahigpit na ikinuyom nga ni Shane ang kanyang kamao tsaka pumikit habang dinadama ang iniisip nga na ito na ang kanyang huling sandali. Napadaing na nga lamang sa sakit si Shane nang maramdaman ang malamig na bagay na bumangga nga sa kanyang tagiliran. Kasabay ng pagtalsik nga niya sa malamig na lupa, napaungol nga sa sakit si Shane nang bumagsak ang katawan niya sa lupa. Sobrang lakas ng pagkabangga kay Shane at halos hindi na nga siya makahinga sa sakit ng tagiliran niya. Tulungan niyo ako, nagmamakaawa po ko, ani nga ni Shane sa nakabangga nga sa kanya. Umiiyak na nga siya ng sobra dahil nga sa sakit na nararamdaman niya. Marami-rami na nga rin ang lumabas na dugo mula sa kanyang bibig at hinang-hina na nga siya. Naramdaman naman ni Shane ang pagbuhat nga sa kanya. Pasensya na po at ayaw pa po naming makulong. Nanginginig nga na ani ng isang lalaki. Base sa boses ito, naisip nga ni Shane na isa pa nga itong minor de edad. Patawarin niyo po kami. Dagdag pa nga ng isang lalaki. At pagkatapos nga nun, naramdaman na nga lamang ni Shane na itinapon nga siya sa isang madamong lupa. Nawala ng pag-asa si Shane nang marinig nga nito ang papalayong sasakyan nang makabangga nga sa kanya. Ramdam ni Shane ang bahagyang pagsakit ng kanyang tiyan at maging ang kanyang ulo dahil nga sa malakas na impact ng pagkatalsik nga niya. Tila hindi na nga ito makagalaw hanggang sa unti-unti na nga siyang binalot ng kadiliman. Nagising na nga lamang si Shane sa isang munting bahay. Nangakmang babangon na nga ito mula sa kama na hinihigaan niya. Ramdam nga niya ang pagsakit ng ulo at pati na rin ang kanyang katawan. Bahagya pang naguluhan nang may naramdaman kung anong nakabalot nga sa kanyang ulo. Gising ka na pala. Bahagyang nabigla nga si Shane sa pagsulpot ng isang lalaki. Sino ka? Takang tanong nga ni Shane. Ako si Jake. Nakita kitang duguan nakahandong sa isa damuhan. Ano bang nangyari? At maaari ko bang malaman ang iyong pangalan? Napaawang na nga lamang ng bibig si Shane nang wala nga siyang naalala sa lahat ng nangyari sa kanya. Ako si Shane. Maliban sa pangalan ko, wala na akong ibang maalala pa eh. Kinakabahan nga na saad nito. May amnesia ka. Pero ang sabi ng doktor, hindi naman ganoon kakritikal at manunumbalik rin ang mga alaala mo. Salamat, Jake. Salamat sa iyong tulong. Pasensya na dahil nakaabala ako sa... nang dahil sa nangyari sa akin, ha? Hindi ka abala sa akin, Shane. Handa kong tulungan ka. Tsaka nga pala, huwag kang magpa-stress. At sensitibo ang iyong pagbubuntis.
Bahagya namang nanlaki ang mga mata ni Shane. Tila hindi makapaniwala sa narinig mula kay Jake. Buntis? Takang tanong nga nito. Muntik ka ng makunan. Mabuti na lang at malakas ang kapit ng mga bata sa iyong sinapupunan, kaya naagapan agad ng doktor. Naiinis naman si Shane sa kanyang sarili dahil wala talaga siyang maalala. Pinipilit niyang alalahanin ang lahat, ngunit mas lalo lang sumasakit ang ulo niya pag ginagawa nga niya ito. May isa pa akong hindi sinasabi sa iyo, pero hindi pa ito ang tamang panahon. Magpagaling ka na muna at mas lalo mong alagaan ang sarili mo. Huwag kang mag-alala, nandito lang din naman ako sa tabi mo. Sinunserong ngumiti naman si Shane at muling nagpasalamat kay Jake. Sinunod naman ni Shane ang lahat ng sinabi sa kanya ni Jake. Mas lalo nitong inalagaan ang sarili, lalo na't may anak nga siyang dinadala sa kanyang sinapupunan. Sa mga araw na lumipas, unti-unti na nga rin gumagaling si Shane at nagpaalam na nga ito kay Jake na magtatrabaho. Rinig nga ni Shane na may naghahanap nga raw na katulong na magtinda ng isda sa palengke. At malapit lang din ito sa bahay ni Jake, kaya hindi na nga siya mahihirapan. Ayaw pa nga sana nung una ni Jake na payagan nga ito magtrabaho dahil ba kung ano pa nga ang mangyari sa kanya. Pero nagpumilit si Shane dahil maliban nga sa naiinip nga siya ay walang ginagawa sa munting bahay, nahihiya na nga rin ito dahil si Jake lang ang lahat ng kumikilos para nga sa pang-araw-araw nga nilang gastusin. Wala nang nagawa pa si Jake, kundi payagan na nga lamang si Shane. Isang kabilin-bilinan niya lamang na mag-ingat nga ito. Ang magtinda ng isda sa palengke ang naging trabaho ni Shane hanggang sa dumating ang kanyang kabuanan. Agarang sinugod nga si Shane sa ospital nang nahirapan nga itong huminga, kasabay pa nga ng pagputok nga ng panubigan niya at gusto nang lumabas ang bata sa kanyang sinapupunan. Tanging sigaw at iyak lamang ni Shane ang maririnig sa kwarto nito sa ospital hanggang sa nailuwa na nga ni Shane ang kambal na sanggol. Ang layo ng mukha ng kambal sa'yo, natatawang saad pa nga ni Jake. Sama siguro nila naman na. Ang lakas naman ng kamandag niya, natatawa pa nga rin na saad nga ni Shane, tsaka umiling-iling pa. Ilang minuto pa nga ang lumipas nang muling nagsalita nga si Jake, pero hindi na nga ito makikitaan ng kahit na anong bahid ng emosyon. Naalala mo ba ang sinabi ko noon sa'yo na may hindi pa ako sinasabi sa'yo? Siguro ito na ang tamang panahon para sabihin ko sa'yo ang totoo. Seryosong wika nga ni Jake. Kinabahan naman si Shane sa paraan nga ng pagkakasabi nga ni Jake, dahil mukhang importante nga ito at hindi madadaan sa biro. Ano yun? Takang tanong nga ni Shane. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. May sakit ka sa puso, Shane, at kailangan mo ng heart transplant. Parang nasagot naman ang katanungan ni Shane dahil kadalasan nga siyang nahihirapang huminga. Hindi naman maiwasan ni Shane nakabahan dahil hindi basta-basta ang sakit na meron siya. Buhay niyang nakataya. Nahihirapan tayong maghanap ng donor. Pero huwag ka mag-alala, gagawin ko ang lahat para matulungan ka. Masuyong saad naman ni Jake. Tanging isang mabagal na tango lamang ang naging tugon ni Shane habang tulalang nakatingin nga sa kambal niya na payapang nakahiga sa kama. Napakagat na nga lamang ng labi si Shane, at mas lalo ang sitwasyon ay mas pinahirap pa nga ng katotohanan siya ay may dalawang anak. Pero masaya naman siya na ina na nga siyang ganap. Naramdaman nga ni Shane ang halo-halong saya, takot, pagkabahala at pag-alala. Sa gitna ng kasiyahang nararamdaman ni Shane dahil sa pagiging ina sa kambal, ay bigla namang dumating ang balita na nagdulot ng panghihina nga sa kanya. Ang emosyon ni Shane naglalaro nga sa kanyang isipan, ngunit sa kabila nito pinilit nga niyang manatiling maging matatag. Sa mga buwan na nagdaan, si Shane ay patuloy na nagtitinda ng isda sa palengke. Isang araw, walang trabaho si Jake, kaya sumama nga siya kay Shane sa pagtitinda ng isda sa palengke, at kasama na nga rin nila ang kambal. Maya-maya pa ay isang misteryosong taong bumili kay Shane. Hindi niya alam na ito ay isa sa mga tauhan ng kanyang asawa. Hindi niya napansin ang kakaibang anyo nito
at nagpatuloy lamang sa kanyang pagtitinda. "Boss, nakita na po namin ang matagal mo nang pinapahanap, pero parang may iba na siyang asawa eh. Tsaka may dalawa silang anak. Kambal po." Agad na pagtawag nga ng lalaki kay Cairo sa telepono habang hindi pa nga nakakalayo sa tindahan nila ni Shane. "Teka po boss, magpapadala ko ng litrato." Dagdag pa nga ng lalaki. Agad naman na nanlaki ang mata ni Cairo nang makita ang larawan. Kitang kita niya ang kanyang asawa na may ngiti sa labi kasama ang isang lalaki at kambal. Ngunit agad naman na nagbago ang aura ni Cairo nang mamukaan ang kambal. Kamukhang kamukha niya ito. At kahit nga ang DNA test, hindi na nga kailangan pa dahil nga sa mukha pa lang, alam na nga ang sagot. "Isend mo sa akin ang address at pupunta ka agad ako dyan. Hindi nila anak yan. Anak namin yan." Seryosong sabi pa nga ni Cairo mula sa telepono. Agad naman na binigay nga ng tauhan ni Cairo ang address. At ito ay dali-daling pinuntahan ni Cairo. Nang paggabi na nga, si Shane at ang kambal ay naunang umuwi. Hindi alam ni Shane na ang pagtatagpo nila ng misteryosong lalaki ay ang magpapabalik nga sa lahat ng kanyang alaala at lahat ng lihim na mabubunyag. Maya-maya pa narinig nga ni Shane na may kumatok nga ng pinto. Ang akala ni Shane ay si Jake nga ito, kaya dali-dali nga niyang binuksan. At sa hindi inaasahan ay isang pamilyar na figura ang tumambad sa kanya. "Shane," pagtawag nga ni Cairo. Tinignan naman ito ni Shane sa mata at pamilyar kay Shane ang mga titig nito na nagdulot nga ng kakaibang pakiramdam sa kanyang puso. Habang nalulunod nga si Shane sa mga titig ni Cairo, hindi nga niya inaasahang may magpa-flashback nga sa kanya ang lahat ang nangyayari. Biglang nabuhay ang galit sa puso ni Shane na matagal nang natutulog. Unti-unting narinig ni Shane ang mga salita noon ng kanyang ama na si Cairo mismo ang gustong magpabagsak ng kanilang kumpanya. Mag-init ang mga mata ni Shane dahil kaharap niya ang lalaking pinakamamahal niya at gayon din na may galit nga siya. "Shane, kung saan-saan kita hinanap? Nandito ka lang pala." Nagdidilim nga na saad nga ni Cairo, pero bakas pa rin sa mukha at boses ito ang pangungulila. "Sino po kayo? Hindi po kita kalala." Pagpapanggap nga ni Shane sa kabila ng pagbalik naman talaga ng alaala niya. "Anong sinasabi mo, Shane? Ako si Cairo, ang asawa mo." Mahinahong saad naman ni Cairo, sinusubukang kontrolin ang sarili dahil sobrang nag-aalala na nga rin siya para kay Shaira. "Hindi kita kalala." Malamig naman na saad nga ni Shane. "Huwag kang magsinungaling, please. Ayusin natin to, Shane. Miss na kita." Saad pa nga nito na nagsusumamo. "Ang sabi ko, hindi kita kilala." Sigaw nga ni Shane, ngunit hinila lamang siya ni Cairo para nga sa isang mahigpit na yakap. Naramdaman ni Shane ang kung ano ang paru-parong nagsisiliparan nga sa kanyang tiyan. "Ano ba? Bitawan mo ko!" Sigaw niya habang nagpupumigla sa yakap ni Cairo. "Shane," nagtitimping wika naman ni Cairo. Nang tingalain nga ito ni Shane, ay kitang-kita niya ang pamumulangan ng mga mata ni Cairo. Parang may tumusok nga sa puso ni Shane nang makitang lumuha si Astro at ang sakit sa ekspresyon nga nito. "Hindi mo malang sinabi na may anak pala tayo at kambal pa sila. Hayaan mo naman akong makasama ang anak natin. Hindi ko alam ang dahilan mo kung bakit basta-basta mo na lang akong nilayuan at wala na akong pakialam doon. Basta huwag mo kong iwan. Pakiusap." Mahabang litanya naman ni Cairo habang nangungusap ang mga mata. Hindi alam ni Shane kung bakit nagsituluan din ang kanyang mga luha. Ang alam niya lamang, sabik nga rin siya kay Cairo, pero mas lamang ang galit na nararamdaman niya. Hindi alam ni Shane kung naiiyak siya sa galit o dahil nga sa pangungulila niya kay Cairo. Ang puso nga ni Shane ay nagsasabing yakapin at halikan si Cairo, pero ang kanyang isipan pa ulit-ulit na binabalik ang kanyang paghihirap at mga sinabi ng kanyang ama. Kaya kailangan niyang malaman ng katotohanan. At sabi nga nito, "Pakiusap, bitawan mo ko." Bulyaw nga ni Shane. Kitang-kita nga ni Shane ang mukha ni Cairo na labis na nasasaktan. Nadudurog din si Shane
habang nakikitang ganito si Cairo. Walang awang tinulak nga ni Shane si Cairo at madali nga niya itong nagawa dahil nga nanghihina na nga si Cairo. Epekto nga ng mga sinasabi nga ni Shane. Magsasalita pa nga sana si Cairo nang biglang dumating nga si Jake. Mabilis naman ang tumakbo si Shane papunta sa kaniroroonan nga ni Jake. Sino ka? At anong ginawa mo sa asawa ko? Mukhang takot na takot siya. Sad pa nga ni Jake. Mabilis naman na nagbago ang ekspresyon ni Cairo. Anong sabi mo? Asawa mo? Pagalit na sabi nga ni Cairo. Oo, asawa ko siya. Seryosong sagot naman ni Jake. Ang babaeng katabi mo ngayon ay ang asawa ko. Hindi kita kilala. Tama na. Anong nangyari? Nawalan ba siya ng memorya? At ngayon sinasabi mo ang asawa, kanya? Mag-asawa kayong dalawa? Binrainwash mo siya? Malakas sa bulyaw pa nga ni Cairo kay Jake. Nawalan nga talaga siya ng memorya. Pinagsamantalahan mo ang asawa ko. Paratang pa nga ni Cairo. Hindi ko alam ang pinagsasabi mo. Asawa ko talaga siya. Bulyaw na nga lamang ni Jake. Tama na. Natatakot ako. Nangihinang saad na nga lamang ni Shane sa gitna ng sigawan nila Cairo at Jake. Napaawang naman ang labi ni Cairo nang tignan nga niya si Shane. Pumikit si Cairo at marahang huminga ng malalim tsaka walang salitang tinalikuran sina Shane at Jake. Unti-unti namang nanghina si Shane kaya napaupo na nga lamang siya. Para siyang nadudurog habang tinitignan nga si Cairo na lumalayo. Bumalik na ba ang alaala mo, Shane? Kitang-kita ko ang galit at sakit sa mga mata mo habang kaharap mong lalaki kanina. Pagsisimula nga ni Jake sa usapan. Walang duda na siya nga ang asawa mo at ama ng mga anak ninyo. Tsaka malalaman at malalaman pa rin niya ang tungkol sa inyo. Dagdag pa nga nito. Alam ko, pero hindi ko inaasahan andito siya ngayon. Siya daw ang may balak na pabagsakin ang kumpanya namin. At ginagamit lang daw niya ako. Kaya kailangan kong malaman ang totoo. Hindi naman siya mukhang malakas. Pagputol pa nga ni Jake. Sa dapat nasasabihin nga ni Shane. Ha? Anong ibig mong sabihin? Oo, malaki ang katawan niya. At palaging seryoso pero kaninang pinagtabuyan mo siya. Sinasabing hindi mo siya kilala. Napakahinaan niya sa paningin ko, Shane. Kahinaan ka niya. At kayang-kaya mo siya. Kapag ginusto mo. Natahimik na nga lamang si Shane. Kahit gustong-gusto nga niyang maghigante, hindi nga niya kaya. Nabanggit ba niya ang tungkol sa gusto niyang ipabagsak ang kumpanya niyo? O humingi ng tawad dahil dyan? Hindi. Ang tanging sinabi niya lang, hindi niya alam ang dahilan kung bakit ko siya nilayuan. Pakaramdam ko, hindi niya magagawa yan, Shane. Kitang-kita ko kung gaano kanya kamahal. Durug na durug siya sa harap natin kanina. Habang sinasabi mo na hindi mo siya kilala, na hindi mo siya asawa, umiiyak pa nga eh. Agad namang napayoko si Shane kasi kitang-kita nga niya mismo ang dagundong ng damdamin nga ni Cairo na may halong sakit, lungkot at pangungulila. Hindi niya alam ang kanyang gagawin lalo na't marami pang tanong ang bumubuo sa isipan niya na hindi pa nga nasasagot. Anong ibig mong sabihin? Hindi magsisinungaling ang papa ko sa akin. At bakit ka naniniwala sa ama mo? Bakit naman siya magsisinungaling? Siya nga mismo ang nagpakasal sa amin eh. Hindi maiwasang maisip ni Shane kung nagsinungaling ba sa kanyang ama niya noon, ngunit hindi niya naman makitang dahilan kung bakit niya gagawin yon. Alis na muna ako. Sad na nga lamang ni Jake kay Shane. San ka pupunta? Hayaan mo kung kausapin ang asawa mo. At kung handa ka na, kausapin mo siya. Kailangan niyo ng masinsinang pag-uusap para mas maliwanagan kayo kung anong nangyari sa inyo. At kitang-kita ko rin sa'yo na nangungulila ka rin. Sad nga ni Jake tsaka nagpaalam na nga kay Shane na alis na nga siya at susundan nga si Cairo. Natagpuan nga ni Jake si Cairo sa isang rest house na malapit lamang sa kanila. Agad nga niya itong nilapitan. Huwag mo sana akong pag-isipan ng masama. Si Shane ang nagka-amnesya. At noong nakita ko siya, ay wala na talaga siyang alaala. Pagsimula nga ni Jake ng usapan, agad namang nangunot ng noo si Cairo. Bakit kailangan mong sabihin yan? Tsaka, bakit kailangan mong sabihin na mag-asawa kayo? Seryosong tanong pa nga nito. Hindi pa siya handang harapin ka.
Bigyan mo muna siya ng ilang sandali hanggang sa maging handa na siya na ilabas ang lahat. Kamusta siya? Naging maayos naman siya. Ayun nga lang, nahirapan siya nang ipinagbuntis niya ang anak niyo. Lalo na at may sakit siya sa puso. May sakit siya sa puso? Kaagad na pagputol nga ni Cairo sa dapat nasasabihin nga ni Jake. Magsasalita pa nga sana si Jake nang biglang nagring ang telepono ni Cairo. Tumatawag ang tauhan nito. Agad naman itong sinagot ni Cairo at bumungad nga sa kanyang isang masamang balita. Boss, si Ma'am Shane po, isinugod namin sa pinakamalapit na ospital dahil sobrang nahihirapan po siyang huminga. Wika pa nga ng tauhan ni Cairo. Agad namang nanginig ang buong sistema ni Cairo, ngunit pilit nga niyang pinapakalma ang kanyang sarili dahil wala nga siyang magagawa kung magpapanik lamang siya. Magpapadala ka muna ng kasambahay dyan para bantayan ng kambal. Huwag mong pabayaan ang anak namin. Utal pa nga na utos nga ni Cairo sa kadali-daling pumasok nga sa kanyang sasakyan upang puntahan si Shane. Ako nang magdadrive, mas malam ako sa lugar. Sad pa nga ni Jake at wala nang nagawa pa si Cairo kundi magpaubaya. Habang mabilis nga na nagmamaneho ay tila hindi sumang-ayon sa kanilang panahon dahil biglang bumuhos ng malakas nga ang ulan. Kumalma ka lang, matapang si Shane. Alam mo naman yun, diba? Pag-aalo nga ni Jake kay Cairo. Alam ko, pero ang katapangan, walang lugar sa laban na to. Donor ang kailangan niya. Bulyaw naman ni Cairo. Wala na bang mas ibibilis pang pagmamaneho mo? Dagdag pa nga ni Cairo dahil hindi na nga siya mapakali sa sobrang pag-aalala kay Shane. Nahihirapan akong magmaneho. Hindi tayo pwedeng huminto. Kailangan ka ni Shane, Cairo. Sabi nga ni Jake. Kailangan ka rin niya. Sinubukan nga ni Jake na mas lalong bilisan ang pagmamaneho ngunit mas lalong lumalakas ang ulan. Halos hindi na nga nila makita pang daan hanggang sa may nakita nga si Cairo na may malaking truck na padulong nga sa kanilang direksyon. Jake, iwas mo! Malakas sa sigaw nga ni Cairo pero huli na ang lahat. Sumalampak na nga sa kanilang sasakyan ang malaking sasakyan. Huwag mo siyang pababayaan. Ito na nga ang huling habilin nga ni Jake kay Cairo. Maya-maya pa dumating na nga ang maambulansya at pinunta nga sila sa ospital, nakaparehas ng ospital kung saan nga andoon si Shane. Nang nakarating nga sila, hindi inaasahan ni Cairo ang balitang tatambad sa kanya. Na dead on arrival nga si Jake. May parte sa loob ni Cairo na sinisisi nga ang kanyang sarili sa pagkamatay nito, ngunit wala nga siyang magagawa dahil nangyari na nga ang nangyari. Naalala naman ni Cairo ang huling habilin nga sa kanya ni Jake at ito ay huwag pabayaan si Shane. Ngumiti na nga lamang nang mapait si Cairo tsaka sinabi sa kanyang isipan na huwag ngang mag-alala. Hinding-hindi nga nito pababayaan ang asawa niya. Isang buwan matapos ang aksidente, doon naman gumising si Shane at katabi niya na nag-aantay si Cairo. Gising ka na. Maluhaluhang saan pa nga ni Cairo. Masaya akong gising ka na. Ang anak ko, kamusta ang mga anak ko? Hindi ko na alam ang nangyari sa kanila pagkatapos akong isugod sa ospital. Unang salitang lumabas nga sa bibig ni Shane. Nandun sila sa bahay. Sa bahay ni Jake. Pinaalagaan ko muna sa mga maids. Pumupunta rin ako doon paminsan-minsan. Huminga naman ng malalim si Cairo bago nagsalita. At nagkwento na nga ito ng mga nangyari. Nung tumawag sa akin ng tauhan ko, sinabing inatake ka raw. Hindi ko alam ang gagawin. Basta ang nasa isip ko lang mapuntahan ka kaagad. Si Jake ang nagmaneho. Pero nang papunta kami dito, bumuhos ang malakas sa ulan. Mahirap ang biyahe pero patuloy pa rin kami sa pagtahak sa daan dahil nag-aalala kami. Hanggang sa nabangga ang sinasakyan namin. Patuloy nga na kwento nga ni Cairo. Nabangga kayo? Eh kamusta? Kamusta si Jake? Kamusta ka? Nandito rin ba siya sa ospital? Alalang tanong nga ni Shane. Tinignan naman ni Cairo si Shane ng diretsyo. Malalim ang tingin nito. Puno ito ng kalungkutan. Wala na siya. Mapait naman ang umiti si Shane. Cairo, hindi magandang biro yan. Huwag kang magbiro ng ganyan, pakausap. Hindi ako nagbibiro, Shane. Wala na siya. Natuod naman si Shane nang marinig ang mga iyak ni Cairo.
nangyari yun? Yumakap nga si Shane kay Cairo para damhin ang suporta nga nito. Hindi ka kanina lang inatake, Shane. Isang buwan na ang lumipas. Sabihin mo sa akin na hindi totoo lahat ng to. Pakiusap. Saad nga nito. Mayroon pang isang bagay na kailangan mong malaman. Ano yun? Sa araw na inatake ka, ang araw rin na aksidente kami. Nang maideklara ng doktor na wala na si Jake, ang kanyang puso ang inilipat sa'yo. Nalaman ng doktor na match kayong dalawa at kahit noon pa, inilista na pala ni Jake ang pangalan niya na maging donor mo sakaling may mangyari sa kanya. Agad na nagsiunahan nga ang mga luha ni Shane. Tanging iling lang na sagot niya. Nahihirapan nga siyang iproseso ang lahat ng nalaman. Naiyak na nga lamang si Cairo at niyakap nga si Shane ng napakahigpit. Naalala naman kaagad ni Shane ang sinabi sa kanya ni Jake na kung handa na nga siya ay kausapin nga niya si Cairo para maliwanagan nga siya sa lahat at naisip nga ni Shane na ito na ang tamang panahon. Agad na kumalas nga si Shane sa pagkakayakap ni Cairo. Kailangan nating mag-usap. Baka gusto mo nang ipaliwanag sa akin kung bakit nais mong mapabagsakin ang kumpanya namin. Dagdag pa nga ni Shane. Kumunot naman ang noo ni Cairo. Tila walang alam sa pinagsasasabi nga ni Shane. Bakit hindi ka sumasagot? Hindi mo ba inaasahan na alam ko? Shane, hindi kita maintindihan. Anong ibig mong sabihin? Huwag ka nang magsinungaling pa. Hindi ko alam ang sinasabi mo, Shane. Ganyan ba ang tingin mo sa akin? Umiwas naman kaagad ang tingin si Shane. Kaya mo ba ako iniwan? Dahil akala mo, ako mismo ang gustong magpabagsak ng kumpanya niyo? Nagsimula namang maiyak si Shane. Bakit mo naisip na gusto kong pabagsakin ng kumpanya niyo? Tanong pa nga ni Cairo. Dahil hindi naman tayo magkakilala. Tapos, nung pabagsakin na ang kumpanya namin, bigla ka nalang sumulpot. Gusto mo akong gawing asawa. Naisip ko na baka ginagamit mo lang ako. Umiiyak pa nga na sambit nga ni Shane. Hindi totoo yan. Gusto kitang maging asawa dahil mahal kita. Seryosong saad nga ni Cairo. Pinunasan naman ni Shane ang kanyang mga luha at walang masabi. Kitang-kita nga ni Shane ang pagiging sincero ni Cairo sa mga salita niya. Kaya naiisip nga niya na baka nga nagsinungaling ang ama niya sa kanya. Sabi ni Papa, hiwalayan daw kita dahil ikaw daw ang magiging dahilan kung bakit babagsak ang company namin. Wika pa nga ni Shane. Sabi ng ama mo yan? Hindi ko magagawa yan. Lalo na sa mahal ko at pamilya ng mahal ko. Kailangan kong makausap ang daddy mo. Pero hindi na sa ngayon. Pinagdudahan mo ko dahil sa isang kasinungalingan. Patawad. Mahinang sambit na nga lamang ni Shane ngunit sapat na ito para marinig ni Cairo. Wala ka dapat ihingi ng sorry. Marami kang tiniis at pinagdaanan sa kasalanang hindi mo naman ginawa. Pero nasaktan kita. Sana kinausap muna kita. Kasalanan ko dahil mas pinili kong paniwalaan ng ama ko. Kung nasaktan ako, Shane, mas nasaktan ka. Pareho lang tayo na naipit sa sitwasyon at biktima dito. Tumango naman si Shane habang umiiyak. Agad na pinunasan nga ni Cairo ang mga luha nga ni Shane tsaka walang pasabing sinako pang labi nito. Nawala ang lahat ng pangamba ni Shane at naiisip nga niya na ito pala ang pakaramdam pag may mabuting komunikasyon kayo ng asawa mo. Lihim na nangako nga si Shane sa kanyang sarili na simula ngayon hindi nga siya magpapadalos-dalos ng desisyon at susubukan na pakinggan muna ang saloobin ng iba pa bago pa irarin ang nararamdaman. Miss na kita. Puno ng pangungulilang saad nga ni Cairo. Sobrang miss din kita, Cairo. Tugo naman ni Shane tsaka mahigpit na kumalabit sa leeg nga ni Cairo. Huwag ka nang mag-alala. Ako nang bahala sa lahat. Mananagot ang dapat managot. Saad nga ni Cairo. Kinabahan naman si Shane ngunit na pagtanto niyang tama rin yun. Nangako naman si Cairo sa kanya na hindi nga ito magiging violente. Nagdaan pa nga ilang araw at nakalabas na nga si Shane sa ospital. Agad nga itong umuwi sa bahay ni Jake para puntahan ang anak. Masakit para sa parte nga ni Shane na wala na talaga si Jake ngunit wala nga siyang magagawa na dapat tanggapin na nga niyang lahat. Maayos naman na inalagaan ng mga maids ang kambal.
Masayang nagpasalamat si Shane sa kanila dahil hindi nila pinabayaan ang mga anak. Kamusta ang mga baby ko? Malambing na saad pa nga ni Shane sa kambal. Baby mo rin ako, diba? Biglang pagsulpot pa nga ni Cairo sa likuran nga ni Shane. Napatawa na nga lamang si Shane kay Cairo at ulit nga na itinuon ang pansin nito sa kambal. Siya nga pala, alis na muna ako, sahag nga ni Cairo. San ka naman pupunta? Tanong nga ni Shane. Diba ang sabi ko sa'yo, mananagot ang dapat na managot. Oras na para singilin ko ang ama mo sa ginawa niyang paglalaro sa samahan natin. Seryosong sad pa nga ni Cairo, ipinaubayan na nga lamang ni Shane ang lahat kay Cairo. Nagpaiwan naman ang mga tauhan at katulong nga sa pagbantay nga kay Shane at ng mga kambal niya sa bahay ng namayapang si Jake at oras na para matapos ang lahat ng kaguluhan. Nang nakabalik na nga si Cairo, sa mismong lugar nila ay wala nga itong inaksayang oras. Galit nga itong nagtungo sa kumpanya ng mga magulang ni Shane. Gustong-gusto nitong saktan. Lalo na si Roberto, ang ama ni Shane, pero nangako nga siya kay Shane na hindi nga siya magiging bayolente. Simula ngayon, matatanggalan ka na ng posisyon sa kumpanyang to. Agad na saad nga ni Cairo nang makapasok nga sa opisina ni Roberto. Cairo, ikaw pala. Ano naman ang ibig mong sabihin? Utal pa nga na saad nga ni Roberto at saglit pa ngang mahinang tumawa para hindi mahalata ang kabang nararamdaman. Walang emosyon lamang na nakatitig nga si Cairo kay Roberto. Alam ko ang lahat ng ginawa mo. Nakalimutan mo na ba kung paano ka naging makasarili kay Shane? Seryosong lita niya nga ni Cairo. Hindi naman maipinta ang reaksyon nga ni Roberto. Halatang halata sa mukha nito ang pinaghalong kaba at pagsisisingunit huli na nga para bigyan pa nga ng pagkakataon si Cairo. Labis na nagdusa nga si Shane at basta asawa niya ang usapan, wala na nga siyang kikilalaning tao, maging pamilya man ito o kaibigan. Pakiusap, wag ganito Cairo, father-in-law mo pa rin ako. Sad pa nga nito. Hindi ka nga naging ama sa asawa ko, bakit kita tuturing na pamilya? Walang yaka. Ilang taon ang kinuha mo sa amin? Sinuswerte ka at makokontrol ko pa ang sarili ko na hindi pumatay ng tao. Pagbigil pa nga ni Cairo sa kanyang sarili na may magawang masama kay Roberto. Patuloy niyang pinanghahawakan ang pangako nga niya kay Shane na hindi niya ito sasaktan. Bigla namang pumasok sa isip nga ni Cairo ang kambal nilang anak. Tipid naman si Cairo nang umiti dahil nga sa naiisip nga niya na kahit kailan hindi niya gagawin ang ginawa ng ama ni Shane sa anak niya kundi ibubuhos niya lahat ng atensyon at pagmamahal sa kambal. Nagmakaawa pa nga si Roberto kay Cairo ngunit tinalikuran lamang siya nito. Naisip na nga lamang ni Cairo lahat nga ng pinagdaanan ni Shane. Tuluyan na ngang natanggalan ng karapatan si Roberto sa sarili niyang kumpanya. Walang naramdamang awa si Cairo dahil basta para sa asawa ay gagawin nga niyang lahat. Agad naman naisip nga ni Cairo na pakasalan nga ulit si Shane at may naisip nga siyang magandang lugar para sa magiging proposal nga niya. Sa isang araw lamang, inihanda nga ni Cairo ang lahat. Nang matapos na nga ay bumiyahe na nga si Cairo, pabalik nga sa bahay ni Jake kung saan nga niya muna iniwan ang asawa. Andito ka na. Bungad pa nga kaagad ni Shane nang makita nga si Cairo sa labas ng bahay. Bit-bit pa nga nito ang kambal, kaya hindi siya makatakbo at makayakap kay Cairo. Ilang araw ka lang nawala, pero miss ka na agad namin. Dagdag pa nga ni Shane. Ngumiti naman itong si Cairo tsaka hinalikan nga ang noon ni Shane maging ang kambal. Kahit nga segundo kapang wala sa paningin ko ay labis nang nararamdaman kong pagkamis sa'yo. Hirit naman ni Cairo sa kabinet-bit ang isang kambal at ikinulong nga sa kanyang bisig. Kita naman ang paggiti ni Cairo at adorasyon nga sa kanyang mga mata habang tinitignan ang kanyang mag-iina. Magbihis ka, may pupuntahan tayo. Ngiting saad naman ni Cairo. Magugulhan man si Shane, sinunod na nga lamang niyang lalaki at nagsuot na nga ito ng isang mahabang bestida. Laglagang panga ni Cairo. Nahuhumaling nga siya sa kagandahan ng kanyang asawa. Kahit paulit-ulit nga niya itong tignan,
hindi siya magsasawa at mas lalo pang lumalalim ang kanyang damdamin. Lumapit nga si Cairo kay Shane, tsaka inabutan nga niya ito ng pulang rosas na sumisimbolo nga ng malalim na pag-ibig at romantikong damdamin. Anong meron? Ngiting tanong nga ni Shane, nang inilahad nga sa kanya ni Cairo ang kamay nito. May sorpresa bang sinasabi? Sarkastikong sagot naman ni Cairo. Tawang napailing na nga lamang si Shane, tsaka tinanggap nga ang kamay ni Cairo na nakalahad. Kasama rin ang kambal sa pupuntahan nila. Alagang-alaga nga ito ng maids. Nang nakasakay na nga sila ay hindi nga masyadong pamilyar kay Shane ang daan na kanilang tinatahak hanggang sa nakarating na nga sila sa sementeryo. Huwag mong sabihin, bibisitahin natin si Jake. Saad nga ni Cairo. Nang makarating nga sila ay parang medyo malungkot ang atmosfera. Kamusta ka na dyan pre? Huwag kang mag-alala, tinutupad ko ang pangako ko sa'yo. Kahit hindi mo naman sabihin sa akin, gagawin ko yun. Anong pangako? Takang tanong naman ni Shane. Huminga naman ng malalim si Cairo habang nagsalita. Naghihintay ako ng perpektong pagkakataon para sabihin sa'yo to. At sa tingin ko, ito na ang araw na yon. Ayoko sanang sabihin pero hindi naman ata tama kung hindi. Ano ba yun? Tanong nga ni Shane. Sa araw ng aming aksidente ay may nangyari. Shane, nung nabangga ang sasakyan namin, dapat ay sa pwesto ko yun tatama pero iniliko ni Jake ang kotse. Bago siya nawala, may sinabi siya sa akin. Alam mo ba ang sinabi niya? Ang sabi niya, huwag kitang pababayaan. Dahil niliko ni Jake ang kotse, siya ang napuruhan. Shane, ako dapat ang nasa puntod na yan. Pero sinakripisyo niya ang buhay niya. Agad na yumakap nga si Shane kay Cairo. I'm sorry. Mahinang saad na nga lamang ni Cairo. Umiling lang naman si Shane. Wala kang kasalanan, okay? Kahit ano pa man ay wala tayong dapat ibintang. Maikli lang ang buhay para mamuhay sa kalungkutan at pait ng nakaraan. Nangyari nang nangyari. At kung ano man ang rason, alam kong balang araw matatanggap din natin to. Deserve nating sumaya at alam kong masaya na nga rin si Jake sa atin. Sinserong saad pa nga ni Shane. May kirot pa nga sa puso ni Shane dahil nga sa pagsasakripisyo ng buhay ni Jake. Pero hindi alam ni Shane kung paano pa sasalamatan ang lalaki sa lahat-lahat ng ginawa niya na kabutihan noon pa man. Masaya ako na si Jake ang nakasama mo nung nawala ka. Napakabuti ng kanyang puso. Labis-labis akong nagpapasalamat sa kanya. Malungkot na saad pa nga ni Cairo habang diretsyong nakatingin sa puntod ni Jake. Naalala naman ni Shane ang mga pinagsamahan nila ni Jake. Pati na nga rin ang pagiging tito-tito nito sa mga kambal. Ilang minuto ang pananahimik ng magsalita nga si Cairo. Shane. Tawag nga ni Cairo. Tinignan naman siya ni Shane at nagahantay nga ng sasabihin. May isa pang lugar tayong pupuntahan pero gusto kong ipikit mo muna ang mga mata mo. Sad pa nga nito. Agara namang sumakay na ng kotse si Shane. Sa loob ng sasakyan, may kakaibang katahimikan ang naghari. Maliban nga sa tunog ng gulong at ibang sasakyan sa kalsada. Habang bumabiyahe, nadama nga ni Shane ang kakaibang panatag sa kanyang puso. Walang kamalay-malay sa kung ano man ang naghihintay sa kanya mula sa kanyang pagka-blindfold. Nang marating na nga nilang destinasyon, tumigil nga ang sasakyan at kinabayan naman ni Cairo si Shane sa daan na kanilang tinatahak. Sa bawat takbang, lumalalim ang curiosidad nga ni Shane at mas lalong nagtaka kung saan nga siya dadalhin ni Cairo. Pwede mo nang hubarin ang nakatakip sa mata mo, sabi pa nga ni Cairo nang nasa tamang pwesto na nga sila. Nang tuluyan na ngang nakuha ni Shane ang blindfold, hindi niya makilala ang lugar dahil nga sa liwanag ng araw, ngunit maya-maya pa, unti-unting lumitaw sa harap niya ang isang magandang resort, puno ng halaman at may tanawin ng dagat. Hindi niya ito inaasahan. Anong meron? Napanganga naman si Shane nang biglang dahan-dahan na lumuhod nga si Cairo sa harap niya. Unti-unti ring nagsilabasan ng mga tauha ni Cairo at ang mga maids na bitbit nga ang kambal nilang anak.
isa-isa itong may dalang bulaklak. Hindi ko alam kung paano sisimulan pero gusto kong ibahagi ang nararamdaman ko sa iyo, Shane. Ikaw ang liwanag sa aking dilim. Ikaw ang lakas ko at ang kahinaan ko. Ikaw ang tanging nagbibigay sa akin ng pag-asa sa panahong nahihirapan ako. Sa bawat araw na kasama kita, ang aking mundo ay mas nagiging limaliwanag at makulay. Puno ng pagmamahal at kasiyahan. Mahabang litanya pa nga ni Cairo, tsaka dahan-dahang binuksan ang isang ang maliit na kahon na naglalaman ng isang magarang singsing. Hindi naman mapigilang tumulong mga luha ni Shane habang pinakinggan nga ang mga salita ni Cairo at parang tumigil ang panahon para sa kanya habang siya'y nakatitig nga sa singsing na kumikinang sa liwanag ng araw. Shane, gusto kong itanong sa'yo, papayag ka bang makasama ako habang buhay? Papayag ka bang maging katuwang ako sa hirap at ginhawa, sa lungkot at saya? Tatanggapin mo ba ang isang bagong simula? Pwede ba tayong magpakasal ulit? Seryosong saad nga ni Cairo. Hindi maiwasang kabahan ni Cairo, ngunit kung ano man ang maging sagot ni Shane, tatanggapin niya. Sa gitna naman ng walang pigil na pagluha nga ni Shane, ay ang kanyang labi ay humalik nga sa labi ni Cairo. Isang sagot na walang salitaan pero puno ng damdamin at pagmamahal. Ikaw lang ang gugustuhin kong makasama habang buhay, Cairo. Sad naman ni Shane sa gitna ng kanilang halikan. Pagkasabi at pagkasabi nga ni Shane noon, kusang naghiyawan ang mga tauhan ni Cairo at maids na nasa resort din. Ang iba ay gumulong-gulong pa nga, samantalang ang iba naman ay inihagis nga ang bulaklak habang nagsisigaw. Iling na napangiti na nga lamang sina Cairo at Shane, naramdaman naman ni Cairo ang isang malaking pabigat na natanggal nga sa kanyang nibdib. Isang sagot sa kanyang dasal at pangarap. Ang labi ni Cairo ay hindi mapigil sa pagngiti. Sa sandaling yun alam ni Cairo, ang kanyang buhay ay mas magiging masaya at makulay dahil nga sa tabi niya ang kanyang minamahal at ang kanilang anak. Makalipas ang ilang araw bago ang kasal ni na Shane at Cairo ay may hindi nga sila inaasahang bisitang dumating. Hindi nga sana ito papapasokin ni Cairo, ngunit gustong harapin ni Shane ang mga to. Ma, pa, anak, utal naman na saad nga ni Diana, ang ina ni Shane. Bahagya namang nagulat sina Cairo at Shane nang lumuhod si Roberto sa harapan nila. Pa, mahinang bulong ni Shane at masuyong tumingin sa gawin ni Cairo. Dahan-dahan namang tinanguan ni Cairo si Shane. Pa, hindi ka po dapat lumuhod. Pigil naman ni Shane sa ama. Patawarin mo ang papa anak. Patawarin mo ko dahil mas pinahalagahan ko ang kayamanan kesa sayo. Iyak nga nasaad nga ni Roberto. Malakas ama na napabuntong hininga si Shane sa kainalalayan nga ang ama niya na tumayo mula sa pagkakaluhod. Ang positibong parte ng buhay na lang po ang tinatanaw ko, pa. Nasaktan ako pero kahit kailan, hindi ko po nakakalimutan na utang ko pa rin po sa inyo ni Mama ang buhay ko. Kung wala po kayong dalawa, ay wala rin po ako sa mundong to. Mahabang litanya pa nga ni Shane, ilang sandali pa, narinig na nga rin nila ang pinipigilang hikbi ni Diana. Napakabuti ng puso mo, anak. Sad pa nga ni Diana, saka mahigpit nga na niyakap nga si Shane, maya-maya pa ay sumali na nga rin sa yakap si Roberto. Seryosong nakatingin nga lamang si Cairo sa pamilya ng asawa niya. Malalim ang iniisip na kung kaya nga ni Shane patawarin ang mga magulang niya, ano pa kaya siya na hindi naman sinaktan ito? Gusto ko pong makuha ang blessings niyo. Singit nga ni Cairo. Kinakausap ang ama at ina ni Shane. Ano yun, iho? Tanong naman ni Roberto. Bukas na po ang kasal namin ulit ni Shane. At gusto ko po sanang andyan kayong dalawa para sa asawa ko. Paghingi ng pabor nga ni Cairo. Mangyayak-yak naman na tumangunga sina Diana at Roberto. Salamat sa sobra-sobrang pagmamahal mo sa anak namin, iho. Malaki ang kasalanan ko sa inyo. Pero gaya ng sabi nila na basta para sa'yo talaga. Sinserong saad pa nga ni Roberto kay Cairo. Ilang minuto pa nga silang nagkwentuhan bago na nga tuluyang umalis ang magulang ni Shane.
kahit pakasalan pa kita ng ilang beses, ayos lang basta ikaw ang bride. Panimula pa nga, nasaad nga ni Cairo habang tumataas baba ang kilay. Wala ka naman talagang ibang magiging bride, kundi ako lang no. Natatawang tugon pa nga ni Shane. Umiling-iling na nga lamang itong si Cairo sa kabahagyang inilapit ang mukha kay Shane at walang masabing sinakop nga ang labi nito. Mahal na mahal kita. Saad nga ni Cairo sa gitna ng halikan. Sobrang mahal din kita, Cairo. Tugon naman ni Shane at pagkatapos nun ay mas lalo pang lumalim ang kanilang halikan. At nauwi nga ito sa isang mainit na gabi. Kinaumagahan, araw nga ng kasal nila, habang nasa labas ng pinto ng simbahan si Shane, sobrang kinakabahan siya. Dahil naiisip nga niya na baka sa sobrang haba ng gown na suot niya ay baka mapatid nga siya. Pero sa kabila ng kabang nararamdaman ay mas nangingibabaw pa rin ang saya at excitement nga ni Shane. At gaya nga ng ibang kasal, biglang bumukas ang malaking pinto ng simbahan at saka nagsimula na nga ang kanta. Magsimula na nga rin lumakad si Shane at nagsimulang tumulo ang luha niya. Sinubukan namang punasan ni Shane ang marahan ng mata hanggang sa makalapit nga siya sa altar. Naramdaman niya ang pagtigil ng tibok ng puso. Makikita ni Shane sa mata ni Cairo ang pagmamahal at adorasyon. Sa harap ng altar, sa ilalim ng silong ng simbahan, humarap sina Shane at Cairo. Handang simulan ang kanilang panibagong yugto. Ang kanilang mga mata, nagmistulan ngang nagliliyab sa saya habang iniisip ang kanilang magiging kinabukasan. Sa sandaling hinalikan ni Cairo si Shane, ang kanyang labi ay nagsisiwalat ng pagmamahal at pangako, nagpapahayag ng matinding damdamin at pag-ibig. Matapos ang kanilang matamis na halik, ay narinig nila ang palakpakan ng kanilang mga bisita. Ngunit ang mga mata nila ay tanging nakatitig lamang sa isa't isa. Meron tayong mahaba-habang gabi para maglakbay tungo sa kasiyahan. Ngising bulong pa nga ni Cairo kay Shane. Ang kanyang tinig ay may halong kahalayan at pananabik. Natatawang umiling na nga lamang si Shane kay Cairo dahil nga sa kanyang loob ay alam niyang sabik nga rin siya sa asawa. Mahal na mahal kita, Cairo. Kayo ng kambal natin. Sinserong saad ni Shane. Mahal na mahal ko rin kayo, Shane. Higit pa sa mundong to. Tugon naman ni Cairo at muling sinakop ang labi ni Shane. At sa paglipas ng mga taon, ang pamilya ni na Cairo at Shane kasama ang kanilang kambal na anak ay masayang nagpatuloy sa kanilang pagsasama. Sa bawat araw, sila ay nagtutulungan at nagbibigayan ng lakas upang harapin ang mga hamon sa buhay. Ang kanilang pamilya ay ang sentro ng kanilang buhay. Sa kabila ng pagsubok at paghihirap, ang pag-ibig at pagkakaisa nila Shane at Cairo ay nagpatibay nga at nagbibigay inspirasyon sa kanilang buhay. Sa bawat araw na nagigising nga sila ay isang pagkakataon para sa kanila na ipakita ang pagmamahal sa isa't isa. At ang kanilang pamilya ay patuloy na nagsisilbing sandigan at tahanan ng bawat isa. Ang pag-ibig, hindi lamang tungkol sa mga matamis na sandali at tagumpay, kundi higit sa lahat ito ay tungkol sa pagtitiis, pagpapatawad, at pagtanggap sa kabila ng mga pagkakamali at pagsubok. Sa pagtutulungan at pagmamahalan, maaaring baguhin ang pinaka mapait na sitwasyon at mabuo ang isang mas makulay na hinaharap. At pagtanggap sa mga bagay na hindi natin kontrolado at ang pagpapatawad sa sarili sa iba ay mahalagang bahagi ng pagmamahal. Sa pamamagitan ng pagtanggap, maaari nating buksan ang ating puso sa bagong pagkakataon at makamit ang tunay na kalayaan at kapayapaan sa sarili at sa mga taong nakapaligid sa atin. At dito na nga po nagtatapos ang kwentong pagmamahalan ni na Cairo at Shane kasama ang kanilang cute na mga kambal. Susan Opaga, Mary Nicolas, Leonisa, Ebale, Presbyteros Rose, Maria Alicia, Lenjen, Wilma, Lavina Galang, Imelda Forteza, Zenaida Porter,
Happy Ann Theater, Presbyteros Rose Grace Cobar, Merly Lynn, Hami Renato, Prince Blue, Emily Borac, Anita Hernando, Geraldine Benlot, Gustos Rafanan, Renato, Erlene Dachong, Presbyteros Rose, Emily Borac, Neva Fajardo, at shoutout na rin po sa lahat ng mawalang sawang sumusubaybay. Thanks for listening and God bless po sa ating lahat.